unboxing tayo nitong nabili ko sa Lazada. Ito UPS or an interruptible power supply. Patak nito ay Fortress UPS 800i, 650 volts. At medyo mahal rin siya. Magkano price natin dito? 1,700 plus 50 pesos na delivery charge, so 1,750. So, dineliver sa akin ng ganito. Normally, pag nagpa-deliver kayo sa Lazada, di ba may talagay silang plastic, no? Pero nung dineliver sa akin, ito lang yung plastic. Kasama yung box nung mismong Fortress na UPS. Meron namang resibo, ayan. Meron naman siya. Normally kasi, mahal pa kuha nga yun para makipakita natin yung itsura ng ano. Ay, isa lang. Marami akong kinuha kasi sa Lazada ngayon. And normally, di ba nakaganyan siya, no? Yung mga pagtumuha kayo sa Lazada. Ayan. Pero to, wala siyang ganun, no? Wala siyang plastic na ganun. Ito lang yung plastic niya. So, ayan. I-unboxing natin siya. At tignan natin kung anong meron. Una, ba't ako bumili ng ganito? Maganda ang may UPS, lalo na kapag yung computer mo is talagang high-end, no? Para hindi masira pag nagkakaroon ng power interruption, nakakasira yun ng CPU mo eh. No? Tsaka pati monitor mo. Kung mamahalin yung rig mo, yung built ng computer mo, mamahalin yung mga yan, mas madali silang masira kung nagkakaroon ng power interruption, no? Biglaan. Pag naka-UPS ka, normally bibigyan ka ng pagkakataon mga 15 minutes bago maubos yung battery power nito. So, meron ka pa pagkakataon para may shutdown yung PC mo ng tama, no? Yung computer mo ng tama. Kaya, bumili ako ng ganito. Pero, hindi mamahalin yung rig ko. Wala lang. Umurahin lang. Yung alam, yeah, mura na tapos sisirain ko pa, diba? So, buksan na natin itong Fortress na to. Chinek ko sa Lazada, maraming binibili nito. Mataas yung kanyang ranking, siguro nasa 4.3 out of 5. At maraming good feedback sa kanya. Ang sabi, bago mo gamitin, i-charge mo daw ng 10 hours. And kung gaano katagal siya, feedback is kaya daw ng 45 minutes. No? Kung pumili rin daw sa rig mo, no? Sa ayos ng computer mo, kung medyo maraming monitor na ginagamit o mataas yung video card mo, no? Pero normally 15 to 45 minutes daw. Ano natin? Kain na natin. Okay. Actually, kaya rin ako nag-unboxing video kasi unang-una wala nga yung Lazada logo niya, no? But inaasahan ko pa rin na maganda itong item at tama yung item na makukuha ko. Okay? Hoping. Kasi maganda yung feedback eh. Dito sa mga supplier. Ah! Kasi masarap sa unboxing eh. Actually, meron akong paboritong kasama dito na mahilig sa ganito. Pero busy siya ngayon. So ako na lang muna. Paninira na plastic nito. Ayun! Saan na natin siya? Tingnan natin! Ano meron dito? Yay! Okay. Ano bang inaasahan ko? Normal UPS. So, pag silip mo pa lang, ano yung cord? Okay, so, yung cord na merong ground, no? Good thing. Hindi natin siyang hilayin. Maganda ang packaging. Oh, meron pang shock absorbent and uy! Sobrang ganda pagkatanggal ko doon bumagsak. Bigat siya. Ha? Bigat siya. Siguro mga 1.5 hanggang 2 kilos. Bigat siya. Although, inaasahan ko sa kanya medyo mas malaki dito. Nakita na ako ng mga UPS lalo sa opisina, medyo mas malaki dito, no? Inaasahan ko mas malaki yung UPS. Kasi medyo maliit siya. Kung titignan mo. Ang galing natin, ha?
mukha siyang AVR na pinahaba. Yun tingin ko sa kanya ngayon. Si AVR ko, halos ganito lang kalaki. Ganito rin eh. Halos ganito rin. Yung harapan. Mukhang brand yun naman. Mukhang wala pa namang gamit. Wala pa namang gasgas. O meron na. Hindi ko lang pinapansin. Ito bang meron dito? Ay, ito pa yung gusto kong features nitong Fortress 800 na to. Ano kaya ko binili? Yung dami ng port sa likod niya. Yung 8. Normally, 2 to 3 lang yata, no? Normally yung makikita mo. So, kaya ko siya binili dahil dito. Ang dami niyang port. Pero huwag kang magala, sasaksak ko lang dyan. Dalawa rin. No? Ano pang meron sa kanya? Ano pang iba sa kanya? So, meron dito sa harapan niya. Tanggalin na natin ito. Okay, yes. Walang gasgas. Okay, so normally yung normal power button niya. Tapos meron siyang normal power lights sa backup. Ayun. So malalaman mo, kung nawalan na ng kuryente, meron siyang blinking lights doon para sa normal, ibig sabihin, pag kumukuha pa siya ng kuryente or kapag nawalan na ng kuryente at backup battery na yung ginagamit natin. Okay, meron siya dito. Okay, may kalahati siya sa likuran niya. Yung kabila, search only. Yung kabila, AVR and backup. Ayun! Kaya marami siyang port, no? O, yung isa, para dun sa may AVR and backup talaga, kumbaga yun yung directed sa may battery. Yung isa, parang AVR lang, no? Ang filter lang ng kuryente. Yung right side niya, pang filter lang ng kuryente, yung left side niya, yun yung nasa battery talaga, no? So kapag sinaksak mo dun sa may right side at nagkaroon ng blackout, patay yung computer mo. Kahit na UPS ka kasi may yung sinaksakan mo. Yun naman. Meron naman siyang quality assurance logo dito. At medyo hindi ako masaya. Yun. Sabi niya, okay. Okay. Dun sa may battery niya, 650 naman. 650 volts. Dun sa regular filter, surge only ports niya, yun 600 volts lang. Sa ilalim, Fortress model UPS 800 ay input 220 volts, output 220 volts, capacity 650 volts. Made in China. Okay? So, bukan ko muna siya. Sa charge ko ng 10 hours. From then, siguro mag-a-update na lang ako sa comment nito, sa comment site para malaman natin kung anong meron dito. No? Pero, so far so good. Natuwa ako sa kanya. In-expect ko yung dapat kong ma-expect, although maliit sa akin, no? Parang maliit sa akin. Pero, yung bigat niya, mukhang maganda naman yung battery. Kailangan natin masubukan kung gano'n siya katagal. Muli, maraming salamat sa panonood. Ako si Jason Asuncion. At kita-kita tayo sa next video ko. Mabuhay!